Maraming nagmamahal ng sobra sa tao, hindi minahal ang Diyos. Una mong mahalin ang Diyos at aayusin ng Diyos ang relasyon natin sa tao. Kasi I believe ang pag-ibig ay hindi nagbibigay ng sugat. Pagsugatan ka palagi, hindi pag-ibig yan. Pag-ibig sa laman yan. At ang Diyos siya ang nasugatan para ibigay sa atin ang totoo niyang pagmamahal. Kaya kapag may pag-ibig ka ng Diyos, may mga tao na nire-reject ka, nine-neglect ka ng ibang tao, hindi ka affected because your love came from God. Ang pag-ibig mo galing sa Diyos, hindi galing sa iyong sarili lang. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang tunay na pagsamba, una palagi ang Diyos sa buhay niya. Tandaan natin, God is a jealous God. Kaya tandaan natin, mahal mo asawa mo, mahal mong anak mo, mahal mong kamag-anak mo, pero una mong mahalin ang Diyos at aayusin niya ang pamilya mo. Sabi nga dumistansya ka sa tao, pero huwag kang magdumistansya sa Diyos. Lalo ka maging close sa Lord sa panahon ngayon kasi yun ang mensahe ng Panginoon. Don't idolize people. Don't idolize property. Don't idolize your family. All of that is God's blessing. Lahat tayo dapat una ang Diyos na pupunta natin. Sa Pilipinas, marami din mali ang pagtawag sa Diyos. Ang Diyos nakatira daw sa simbahan. Eh, God is unlimited God. Hindi siya nagko-confine sa isang lugar lang. Kaya dapat meron tayong totoong pagsamba sa Diyos. Sa panahon ngayon, tanungin mo sarili mo, totoo ba itong Diyos na tinatawag ko? Ito ba ang Diyos ng Biblia? Ito ba yung Diyos na nilalapitan ko na sumasagot? Kasi I believe, kaya sumasagot ang Diyos sa prayer natin, totoo ang Diyos na tinatawag natin. Mali ang Diyos na tinatawag mo, walang sasagot sa iyong panalangin. Katulad sa 450 false prophet, walang na, sabi ni Elijah, baka tulog pa ang Diyos ninyo. Baka ang Diyos niyo may pinuntahan pa. Si Elijah nang nag-pray siya, ayon doon sa binanggit ko sa inyo, bumaba agad ang apoy. Kaya ang totoong Diyos sumasagot sa totoong panalangin. Kapag ang Diyos ang tinawag mo, God will answer you. Mahalaga ang tunay at totoong pagsamba sa Diyos. Paano? Una siya palagi. Paano? Tama ang kalaman ko tungkol sa Kanya. True worship enables us to offer our body as a living sacrifice. Ang hinihiling ngayon sa atin, ang ating sarili i-offer natin sa Lord. Kasi ang nag-offer ng sarili niya para iligtas ikaw at ako, si Jesus Christ. Siya ang alay. Namatay siya para sa atin. Ngayon ang hinihingi sa atin ni Paul, because of the mercy of God, because of the grace of God, I beseech you therefore, brethren, offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to Him. Ang totoong pagsamba na ibigay mo sa Diyos, na ialay mo sa Diyos, ang iyong buhay bilang buhay na sakripisyo, as a living sacrifice. Tama yung sinabi sa Korinto, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? So glorify God in your body.